Noong 1898, ang rehiyon ng Tsavo sa Kenya ay minsang binulabog ng dalawang mababangis na leon at umabot sa mahigit 100 katao ang naging biktima ng kanilang matatalim na pangil at matutulis na kuko. Kaya't samahan niyo akong alamin saan nga ba nagsimula ang paghahasik ng lagim ng dalawang hari ng kagubatan. Welcome back to Marvelous Facts and Mysteries, kung saan sabay-sabay natin babalikan ang kasaysayan at tutuklasin ang mga misteryo na bubukli sa iba't ibang panig ng mundo. Pakiclick na rin ang subscribe button, ganun na rin ang notification bell para ikaw ay updated sa ating mga ilalabas na videos. Maraming salamat po! Sa Chicago Field Museum ay matatagpuan mo ang isang diorama ng dalawang maneless male lion. Ang isa ay nakadapa at ang isa naman ay nakatayo. Sa unang tingin ay wala namang kakaiba sa dalawang leon na ito. Ngunit kung babalikan natin ang kanilang nakaraan, minsan na pala silang kinatakutan ng mga tao dahil umabot sa 135 katao ang napatay ng dalawang leon na ito. Sila ang binansagang Tsavo Man Eaters. Noong 1890, sa kasagsagan ng tinatawag na Scramble for Africa o ang pagsakop sa Africa ng 7 Western European powers sa loob ng maikling panahon na kinilala ng mga historian bilang New Imperialism. Ang Britanya ay naging parte ng ilang anti-slavery measures na kinalaunan ay nagresulta sa pagmungkahi na gumawa ng railway mula sa Mombasa patungo sa Uganda upang maisulong ang lehitimong pangangalakal at matuldukan na ang tinatawag na slave trade at masiguradong kontrolado ng Britanya ang lahat ng mga kaganapan sa rehiyon, partikular ang African Great Lakes. Ang konstruksyon ng railway ay nagsimula noong 1896 sa Port City ng Mombasa kung saan halos lahat ng manggagawa ay galing sa British India na umabot ng mahigit 36,000 na katao. Paglipas ng 2 taon, March 1898, ang konstruksyon ay umabot na sa Tsavo River sa Kenya na pinangunahan ng railroad engineer na si Lieutenant Colonel John Henry Patterson. Nagtayo ang mga manggagawa ng mga kampo na binubuo ng mga tent upang maging pansamantalang tirahan habang ginagawa ang tulay. Ngunit wala silang kaalam-alam sa madilim na nakaraan ng Tsavo River at ang pangalan mismo nito ay isa na palang babala. Dahil ang Tsavo ay hango sa Maasai word na sabok na ang ibig sabihin ay ilog at ang Tsavo River ay naging lugar kung saan nagaganap ang mga madugong labanan ng mga magkakalabang tribo noon. Kaya naman binigyan nila ng bagong kahulugan ang salitang Tsavo na Place of Slaughter. At ito'y naging daanan din ng mga karaban na may sakay na mga alipin. At dito nila tinatapon ang mga wala ng buhay na alipin na siya namang pinagpipiestahan ng mga gutom na leon. Nang narating ni Lieutenant Colonel Patterson at ng kanyang mga tauhan ang site ay napansin nilang kulang ang mga workers kaya agad niyang pinahanap sa buong site ang worker ngunit bigo silang makita ito. Kinabukasan, pinagpatuloy nila ang paghahanap sa hinalang baka naligaw lang ito sa kakahuyan. Ngunit di kalayuan sa ilog ay may napansin ang isa sa mga tauhan ni Patterson na tila bakas ng dugo. Sinundan nila iyon hanggang sa matagpuan nila ang gulagulanit na katawan ng nawawalang manggagawa. Noong mga oras na iyon, batid nilang isang mabangis na hayop lang ang maaring makagawa noon. Kinabukasan, sinubukan nila Patterson na hanapin ang hayop na pumatay sa kanyang tauhan. At sa kalagitnaan ng kanilang paghahanap ay may nakita pa silang mga bangkay na halos buto-buto na lang. At sa pagsisiyasat nila sa mga bangkay, doon nila nalaman na ang mga iyon ay ang mga taong nawawala na nauna nang nag-survey sa lugar bago ang konstruksyon. Pagsapit ng buwan ng Abril, mas nadagdagan pa ang mga nawawalang manggagawa na umabot na sa 17 katao, ngunit hindi alam ni Patterson, iyon pa lang ang umpisa.
Dahil halos gabi-gabing pagkawala ng kanyang mga tauhan, ipinag-utos ni Patterson na maglagay ng boma o bakod na yari sa Whistling Thorn palibot sa mga tent at lagyan ito ng mga patibong. Ngunit tila hindi pa rin napigilan ng mga boma ang pagkaubos ng kanyang mga tauhan dahil nagpatuloy pa rin ang pag-atake at di nga nagtagal na kumpirma nila Patterson na isang leon ang salarin at sa gabi ito umaatake. Habang mahimbing sa pagtulog ang pagod na mga manggagawa. Gamit ang matatalas na kuko, madali nilang napupunit ang mga trapal ng tent at ang mga biktima ay dadalhin sa kakahuyan upang doon kainin. Dahil doon, ang ilang mga manggagawa ay nagsialisa na dahil sa takot at ang pag-alis na iyon ng mga tao ay nakaapekto sa progreso ng konstruksyon. Naging halos gabi-gabi ang pag-atake sa mga campsite at isang gabi, namataan mismo ni Patterson na hindi na lang isang leon ang pumapasok sa kanilang kampo kundi dalawa na. Sa pagdaan ng mga araw, parami ng parami ang mga manggagawang namamatay kaya parami na din ng parami ang mga umaalis sa kampo dahil sa takot sa dalawang leon. Dahil doon ang mga colonial official ay nakialam na. Ang district officer noon na si Mr. Whitehead kasama ng kanyang assistant na si Abdullah ay pinatikim din ng mabangis ng dalawang leon noong gabi na sila'y dumating sa Chabo Train Depot. Habang sila'y naglalakad sa dilim, bigla na lang silang inatake ng dalawang leon. Si Mr. Whitehead ay nakatakas at nagtamo ng malalim na sugat ngunit ang kanyang assistant na si Abdullah ay hindi pinalad at tuluyang kinain ng dalawang mabangis na leon. Dahil sa pangyayaring iyon, ang ilan pang official ay nagtungo na sa Chapo kasama ang 20 sepoys upang tugisin ang dalawang leon. Samantala, si Patterson naman ay naglagay ng mga patibong sa kaaakyat sa puno upang barilin mula sa itaas ang leon. Ngunit paulit-ulit lang siyang nabigo hanggang pagsapit noong December 9, 1898. Muling nakaharap ni Patterson ang isa sa dalawang leon nang gumawa siya ng isang plataporma at nilagyan niya ng patay na bisiro bilang pain. Di nga nagtagal, lumapit na ang kanyang pinakaiintay. Agad niyang pinutukan ito at sa pagkakataong iyon, natamaan niya ang leon sa paa ngunit muli lang itong nakatakas. Pagsapit ng gabi, ang leon na nabaril ni Patterson ay muling bumalik sa kanyang pwesto at nagpaikot-ikot na tila may hinahanap. Hindi naman nagpasindak si Patterson gamit ang mas mataas na kalibre ng baril. Walang habas niya itong pinaputukan. Ang mabangis na leon ay nagtatakbo at tuluyan nang naglaho sa dilim. Kinabukasan, nagulat na lang si Patterson nang matagpuan ang wala ng buhay na leon di kalayuan sa kanyang pwesto. Ito'y may habang 2.95 meters mula sa ilong hanggang sa dulo ng buntot at 8 tao ang kinailangan upang mabuhat ito pabalik sa kanilang kampo. December 29, 1898, lumapit ang ikalawang leon sa isang pain na ginawa nila Patterson. Ngunit ang lakas at determinasyon ng ikalawang leon ay hindi matatawaran dahil nagawa pa nitong makatakas sa kabila ng 3 tama ng bala. Paglipas ng 11 araw, muli nilang namataan ang ikalawang leon kaya walang sinayang sila Patterson na oras at 3 beses pinaputukan ang leon. Ngunit kahit nahirap na itong makatakbo, nanatili pa ring matapang at agresibo ang sugatang leon sa pagsugod kay Patterson hanggang 3 putok muli ang umalingaw-ngaw. Ang ikalawang leon ay 2 beses tinamaan sa dibdib at ang 3 ay sa ulo. Doon na tuluyang napabagsak ang ikalawang leon ilang metro lang mula sa kinatatayuan ni Patterson at magmula noon naging matunog ang pangalan ni Patterson at umani ng ilang papuri. Samantala, ang konstruksyon ng tulay ay muling itinuloy at natapos noong February 1899. Paglipas ng 25 taon, ang balat at bungo ng dalawang leon ay binenta ni Patterson sa Field Museum of Natural History sa Chicago sa halagang $5,000. Noong 2001, ayon sa pagsusuri ng ilang eksperto, ang sinasabi daw ni Patterson na 135 tao na napatay ng dalawang leon ay walang katotohanan.
dahil ang totoong bilang ay naglalaro lang sa 25 hanggang 35 katao ang napatay ng dalawang hari ng kagubatan.